Welcome back again to my channel, lalong-lalong po sa mga kapwa ko FW dyan. Today, magluluto po ako ng macaroni red sauce. So, isishare ko po ulit sa inyo kung paano ko siya lulutuin. Bakit macaroni red sauce? Kasi may dalawang klase po ako ng macaroni na niluluto. Isang macaroni red sauce, tsaka isang macaroni white sauce. Ang macaroni red sauce is gustong-gusto ng mga alaga kong batang lalaki. Ang macaroni white sauce naman is gustong-gusto ng amo kong babae tsaka ng anak niya dalaga. Eh, since halos naman sila tayong may iwan lang yung mga alaga namin batang lalaki. Huh? Yun lang yung lulutuin ko para sa kanila. So, samahan niyo ako. So, first, ang una kong gagawin guys is magpapakulaw ako ng mainit na tubig para sa ito sa macaroni. So, ayan. Mainit na tubig na rin yung nilalagay ko para mas madali na lang kumulo. Isang litrong tubig. Ayan. Tapos, nalagyan ko siya ng konting asin. Para magkaroon lang ng konting lasa yung pasta. Ganyan lang. And then, 1 to 2 tablespoon oil. Ay naku, nag-blur talaga siya. Yan, para hindi masyadong magdikit-dikit yung pasta. Ngayon, pag gumulo na yan, ilalagay ko na itong pasta. Pakukuluan ko siya ng mga 10 to 12 minutes. Huwag niyong masyadong i-overcook guys kasi nilutuin pa naman natin siya sa red sauce. Eh. So, yun. Antayin ko lang kumulo. Then, pag kumulo na, ilalagay ko na yung pasta. So, yun. Nakikita niyo, kumukulo na siya. Ilalagay ko na yung macaroni. Halu-haluin nyo rin siya guys kasi para hindi siya magdikit-dikit sa ilalim. Ayan. Pakukulan ko siya ng mga 10 to 12 minutes. Huwag nyo siyang i-over ko kasi lulutuin pa naman siya sa red sauce eh. Para hindi siya malata pag naluto na. Inaantay ko siyang lumambot ng konti, is i-re-ready ko na rin yung mga ingredients ko para sa red sauce. Guys, ayan yung mga ingredients na kailangan ko para sa red sauce ng macaroni ko. So, syempre, kailangan ko ng garlic. 2 piraso. Hiniwa ko na siya para madali na lang ipakita sa inyo. 1 onion, hiniwa ko na rin. 1 fillet, chinap ko na rin siya. Syempre, salt and pepper. Tomato paste or tomato sauce. Tomato ketchup, mga 1 cup lang ilalagay ko dyan. Cinnamon powder, ayan, tsura niya. Oregano leaves or dry oregano, yan yung tsura niya. At syempre, additional ko, thick cream. Naglalagay ako nyan para sa red sauce ng macaroni ko. At cheese glass, mozzarella cheese, mixed cheese. Usually guys, yung ginagamit kong cheese is mozzarella cheese tsaka parmesan cheese. Pero naubusan na kasi ako ng parmesan cheese kaya mixed cheese yung lalagay ko. Pero optional na lang yung paglagay niyan guys kasi mahilig kasi sila sa cheese tsaka mga creamy na sauce. So, dagdag pampalasa ko lang yan para sa ingredients ko. So ayan, okay na siya. Pinatay ko na yung apoy. Pag pinalambot niyo pala to guys, yung macaroni, mga 70 to 80% cook lang para pag niluto mo siya sa red sauce is hindi siya masyadong ganun kalata. So ngayon, sasalain ko na siya. Kailangan ko para sa pagsala ng macaroni. Salain ko na siya dito. Na
inasala nyo na, ganyan siya ng malamig na tubig para hindi siya maluto. Kasi pag mainit siya maluluto, parang yung pasta na yung lalamot lang. So, kailangan lumamig. Set aside ko lang muna siya kasi lulutuin ko na yung red sauce. Kung gusto niyo yung pasta o macaroni, isi-set aside ko muna siya dyan. Itatabi ko muna para magawa ko naman yung red sauce. Wala ko na siyang lulutuin. Buksan ko lang yung apoy. Yan. Kalimutan kong isama sa ingredients ko yung oil, no? Siyempre, paano naman siya gigisa kung walang mantika? Yan. Mga 1 to 2 tablespoon lang. Kasi maganda namang lutuan tong aking kaldero. Yung pag medyo mainit na siya, lalagay ko na tong bawang. Golden brown, then lalagay ko na yung chicken fillet.
ko lang siyang ma-absorb ng macaroni na nilagay ko yung sauce na ginawa ko. Then, mga after a few minutes, okay na, luto na siya. So, yun guys, ayun yung pinaka-finale ng aking macaroni red sauce. At ang bango-bango niya, lalong nakakagutom. So, try nyo rin siyang gawin sa bahay nyo o sa mga amo nyo. Baka sakaling magustuhan nila. Masarap siya guys, promise. Pero optional lang yung paglagay ng mga cheese na depende kasi may mga amo kasi hindi masyadong gusto yung ma-cheese, ma-creamy. So, depende sa inyo kung gusto nyo yung lagyan o hindi. Pero try nyo, masarap siya. Gusto nyo lang mga alaga akong mga malilit. So, thank you guys for watching. Bye-bye!